Noong mga nakaraang linggo, nag-alala ang marami sa kalusugan ng komedyanteng si Bubay. Sa gitna kasi ng isang panayam, bigla siyang natigilan at hindi makapagsalita. Parang naniwala ka ba? But you're okay. Are you okay? Tulungan lamang natin. Medyo may masamang pakiramdam ni Bubay kahapon. Parang naniwala ka ba? Nagka-stroke na po siya before. So may risk na po siya na magka-seizure. So most likely nangyari po sa kanya is similar to an absence seizure, pero yung tinatawag natin na temporal seizure, no? So baka yun po yung nangyari sa kanya, nag-cause ng seizure sa brain, kung paano siya magsalita at ano, at makinig, kaya umuungol na lang po siya, no? Naniwala ka ba? Pero ang ganitong kondisyon, posible rin daw maranasan ng iba. Handa ka ba? Are you okay? Ano ang gagawin mo kung bigla ka na lang maghang? Ano na to? Hindi ako ay! Ang alin! Kaya nga ginagawa niya yun eh. Iyong habang nakikipagkwentuhan, bigla ka na lang natigilan. At pati ang iyong sinasabi, hindi mo na rin naiintindihan. Normal ba ito o dapat ka bang kabahan? Kamakailan ay naging usap-usapan ang video na ito kung saan ang dapat sana'y masayang kwentuhan, biglang... Ayon sa eksperto, ang pangyayaring ito tinatawag na silent seizure. Kung ano ito, abangan mamaya. Alam niyo ba mga kapuso na nasa mahigit 30 ang uri ng seizures? Base po ito sa pag-aaral ng National Institute of Neurological Disorders and Stroke sa US. Ayon sa pag-aaral, hindi lahat ng seizures ay kapansin-pansin o may sintomas tulad po ng matinding panginginig, ha? Mayroon daw kasi yung tinatawag na silent seizure, gaya po ng biglaang pagkatulala ng isang tao na tumatagal ng 1 hanggang 10 segundo. Sa adults naman po kasi, pag matanda po kasi, it's usually secondary to something or may cause po. Ang most common cause is stroke, dementia, or usually mga brain tumor. Yan po yung mga nagka-cause ng mga seizures katulad ng absence po. Mahigit 1 taon nang nagtatrabaho si Patricia sa Taiwan bilang factory worker. Yung pagtatrabaho ko po ay para po yung sa 2 ko pong baby at syempre po kasama na rin po yung mama at papa ko at mga kapatid ko. At napakahalaga po yung trabaho sa akin kasi yun lang po yung sa panahon po ngayon, lalo po sa panahon ngayon is napakahirap pong humanap ng trabaho, kaya kailangan ko po na pahalagahan yung pagtatrabaho ko dito sa Taiwan. Kayod lang ng kayod para sa mga mahal sa buhay. Si Pat po bilang kaibigan, mabuting tao, generous kumbaga. Basta kung anong meron siya, kaya niyang ibigay yun kahit alam mong siya mawawalan na. Sobrang selfless niya. Kaya paminsan-minsan, deserve naman daw niya ang magliwaliw. Kung titingin mo siya physically, okay siya, very very okay siya, masaya, masigla, parang wala siyang nararamdamang iba. Nag-e-enjoy daw siya. Hindi naman po namin yun palagi talagang ginagawa. Kumbaga po kung kailan lang po namin maisipan. Dahil puyat at pagod sa trabaho, lumabas ang magkakaibigan para maglibang. Wala po talaga kasi akong naramdaman na kahit ano, na kung pananakit ng ulo or pagkahilo or pagkahina ng katawan. Kaya po nakalabas kami that day kasi feel ko naman po na okay ako. Ang dapat sana'y normal na pakikipagkwentuhan, si Patricia, tila ba naghang? At ang mga sinasabi, hindi na niya mismo mawari. Kaya nga ginagawa niya yun eh.
usually pag nagsiseizure po ka sa isang tao, very normal po sila na wala talaga silang nararamdaman. Mukhang wala siyang awareness na walang okay sa kanya, wala nangyayari sa kanya. And then biglang nagka-seizure po, no? Ah! Langga! Nag-fall siya and then mukhang nangisay, no? May mga ibang smaller seizures. Literal na silent daw ang silent seizure. Wala raw kasi itong sintomas o babala bago umatake. Katapos ng seizure ko, wala po talaga akong halos maalala or maisip, kundi parang lutang yung parang nagtatanong ako dun sa kasama ko kung bakit ako nandito, bakit ako nasa wheelchair, bakit lahat po, bakit? Kasi wala talaga, as in parang blanco po lahat. Ayon kay Doc, ang silent seizure kadalasan daw nangyayari sa mga bata, pero pwede ring mangyari sa mga matatanda. Isa sa mga isang type ng seizure na absent yung tao. So, most common usually sa mga bata, pero pwede naman yung mga matanda, pwede naman din sa adults, no? So, yung nangyayari is nagba-blank staring lang po, parang nakatulala lang isang tao. Usually, mga seconds lang to, minsan less than 1 minute. So, ganyan lang po talaga yung haba niya. Pero during that time, hindi aware or absent nga yung pasyente. Kaya hindi siya nakakapagsalita, hindi siya nakakaintindi. Ayon kay Doc, posibleng triggers o pagmulan ng ganitong atake ang flashing lights, pagod at puyat. Sabi po ng doktor, ang isa po sa nagpa-trigger nun is yung flashing light. Kasi po that time po kasi sa pag-bowling, meron pong biglang nag-flashing light po mismo doon sa bowling area. At isa na rin daw po yung nakadagdag po yung pagod at puyat sa trabaho at kasama na rin po yung stress. Pati ang kasama ni Patricia, nagulat. Wala akong ibang naisip nun eh. Yung naramdaman ko kasi yun, sobrang pag-alala sa kanya. Yung takot, anong nangyayari, bakit nagkaganon siya. Hindi ko ma-explain eh. Bakit ganito, anong kailangan kong gawin. Doon na ako kailangan kong i-secure yung ulo niya, i-secure yung ano niya. Basta safety po, safety talaga yung ano ko sa kanya. Kasi grabe yung pag-aalala ko sa kanya nun. If someone you know experiences a seizure po, it's usually best na iwan nyo po siya, no? Pahigain nyo po. Huwag nyo pong hayaan na mag-upo or magtayo kasi pwedeng mahulog, mauntog yung ulo. And let the seizure run its course. Matapos ng seizure, dapat isugod sa ospital ang pasyente para masuri. Si Patricia nagpatingin sa doktor matapos ang pangyayari. Ayon sa pagsusuri, absence o silent seizure nga ang naranasan niya. Kinabukasan po, nalaman po namin na ang sabi po ng doktor is meron daw po akong RO seizure. Yun nga po, nakuha ko daw po yun maybe sa flashing lights or puyat, pagod sa trabaho. Siyempre, maiwasan natin yung mga risk factors for stroke, mga risk factors for dementia. Tapos, mag-iwas po tayo ng gutom, mag-iwas po tayo ng pupuyat. Pinayuhan ng doktor si Patricia na huwag magpakapagod at ang mahalaga, magpahinga. Dahil posibleng maulit ito sa taong nakaranas na ng seizure. Ang na-realize ko po sa nangyaring ito sa akin na pagsiseizure is hindi po porket bata ako, is aabusuhin ko na po or hindi ko po bibigyang pansin yung kalusugan ko. Nagtatrabaho tayo para mabuhay, pero tandaan, maglaan ang oras sa pahinga. Dahil ang kalusugan, walang katumbas na anumang halaga.